Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito naman po tayo para sa panibagong paksa na kapupulutan natin ng aral at paglago ng ating buhay espiritual. Pero bagong lahat, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po tayo. Pindutin lamang po ang subscribe button na makikita natin sa baba ng video. At pindutin natin ang notification bell para makatanggap po tayo ng notification sa ating mga cellphone para sa mga panibagong videos natin pong i-upload. At i-like at share na rin po natin. Ngayon po ay dadako tayo sa ating paksa. Ang paksa po natin ay ang mga hayop sa propesiya sa Apokalipsis. Makikita po natin sa larawan ng iba't ibang uri ng mga hayop na ating pong mababasa sa aklat ng Apokalipsis, ang huling aklat ng banal na kasulatan. Narito po ang unang hayop na ating pong makikita, ang tinatawag nating dragong mapula or sa English ay red dragon. Sino po o sino ang dragong mapula ayon sa Apokalipsis 12 verse 3, 16 to 17, chapter 13 verse 2 at chapter 16 verse 13 na may pitong ulo at sampung sungay? Ang sabi sa atin sa Apokalipsis 12 verse 9, ito po ay kumakatawan kay Satanas. Ang sabi po at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Tumutukoy din po ito sa paganismo. Ang sabi sa atin sa Great Controversy 1884 edition page 199, sa pamagitan ng mga malalaking kapangyarihan na kontrolado ng paganismo at ng kapapahan ay sinasagisagan ng dragon at sa hayop na tulad sa leopardo, si Satanas sa maraming siglo ay winasak ang mga tapat na saksi ng Diyos. Malino po na ang dragon ay kumakatawan po sa paganismo ayon po sa Great Controversy 1884 edition page 199. At tumutukoy din po ito sa mga hari, pinuno at gobernador. Ang sabi sa atin sa Testimony to Ministers page 39, ang mga hari, pinuno at gobernador ay inilagay ang kanilang mga sarili ng tatak ng Antikristo at kinakatawanan ng dragon. So malino po ang mga nasa estado, mga hari, pinuno at gobernador ay tumutukoy din po o kumakatawan sa dragon. Narito po, ang pangalawang hayop naman po ay ito naman po ay ang hayop tulad sa leopardo. Sa English po ay leopard-like beast. Sino po ang hayop tulad sa leopardo sa Apokalipsis 13 verse 2 na umahon sa dagat na may sampung ulo at pitong sungay at sa kanyang mga ulo ay may pangalan ng kapusungan? Ang sabi po sa Great Controversy 1884 edition page 199, ito po ay tumutukoy po sa kapapahan o katolisismo. Ang sabi po sa pamagitan ng malalaking kapangyarihan na kontrolado ng paganismo at kapapahan na sinasagisagan ng dragon at ng hayop na tulad ng leopardo, si Satanas sa maraming siglo ay winasak ang mga tapat na saksi ng Diyos. So malino po na yung hayop na tulad si leopardo ay kumakatawan po sa kapapahan o tinatawag nating katolisismo. Ang sabi po sa atin sa isang aklat sa Great Controversy 1884 edition, page 200, sa pamagitan ng unang hayop, ang hayop na tulad sa leopardo ay kumakatawan sa Iglesia Romana, ang katawan o kapulungang eklesiastiko na may nabibihisan ng kapangyarihang sibil na may kapangyarihang magparusa sa mga tumututol. Malino po na ang leopard-like beast sa Apokalipsis 13 ay kumakatawan po sa tinatawag nating Roman Catholic Church. At sa Selected Message Book 3, 387, kumakatawan naman po ito sa Papal Rome. So, papacy,
kapapahan, Roman Catholic Church at saka sa Papal Rome, doon po kumakatawan ang hayop na tulad sa leopardo. Narito naman po ang susunod na hayop na makikita sa Apokalipsis Kabanata 13. Ito naman po ay yung tinatawag na ang hayop tulad sa kordero. Sino po ang hayop na tulad sa kordero sa Apokalipsis 13 verse 11 na umahon mula sa lupa? Sa Great Controversy po, 1884 edition, page 200, at mababasa po natin, mababasa rin natin sa Bible Commentary, volume 7, 975. Ito po ay kumakatawan sa United States of America or US, USA. Ang sabi po, sa panoong napagmasdan ng propeta ay bagong kapangyarihan, umahon, na kinatawanan ng hayop na may mga sungay tulad sa kordero. Dito ay may kitang-kitang larawan ng pagbangon at paglago ng ating bansa. Ito po ay ang United States of America. At ang sabi po doon sa Bible Commentary, volume 7, 974, 975, yung dalawang sungay po ay kumakatawan naman sa Republicanism at Protestantism. Ang susunod na hayop po ay yung tinatawag nating misteryosong hayop na umahon mula sa kaliliman ng Apokalipsis 11. Sa English po ay beast from the bottomless pit. Sino po ang hayop na umahon mula sa kaliliman sa Apokalipsis 11 verse 7? Ito po ay kumakatawan naman sa Illuminati, yung mga leftist organization, secret societies at modern spiritualism. Ang sabi po sa atin sa Great Controversy, ang panahon ng ang dalawang saksi ay manghula na nakasuot ng magaspang na kayo ay natapos noong 1798, habang ang mga ito ay lumalapit sa pagtatapos ng kanilang gawain sa karimblan ay gagawin sa kanila ng kapangyarihang kinakatawanan ng hayop na umahon mula sa kaliliman sa maraming mga bansa sa Europa. Ang kapangyarihang namuno sa iglesia at estado ay isang mga siglo ay nakontrol ni Satanas sa pamamagitan ng kapapahan. Subalit dito ay pinapakita ang bagong pagpapahayag ng kapangyarihan ni Satanas. Ayon sa mga salita ng propeta, pagkatapos sa maikling panahon, bago ang taong 1798, ang ilang kapangyarihan na mula kay Satanas at katangian ay bumangon upang bakahin ang Biblia at salapain kung saan ang patotoo ng dalawang saksi ng Diyos ay sa ganito na patahimik ay nagkaroon ng pagpapakita ng ateismo ng paraon at ng kahalayan ng Sodoma. Ang propesiyang ito ay tumanggap ng pinaka-eksakto at kapansin-pansing katuparan sa kasaysayan ng Pransya. Sa panahon ng Revolusyon noong 1793, ang sanlibutan sa unang panahon ay nakarinig ng pagtitipo ng mga tao na ipinanganak at nag-aral sa sibilisasyon at nagbalikat ng karapatan na mamuno ng isa sa pinakamainam ng mga bansa sa Europa. Nagtaas ng kanilang nakakaisang tinig upang itakwil ang pinakasolem ng katotohanan na tinatanggap ng kaluluwa ng tao at talikuran ng lubos na nagkakaisa sa paniniwala at pagsamba sa Diyos. Ito po ay sa Great Controversy 239 hanggang 240. At pansinin po na ang tinutukoy po doon na pagtitipon ng mga matataling ng tao ay tumutukoy po ito sa Illuminati, ay isang lihim na samahan ng mga edukado at matatalino ng tao. At itinatag ito sa barbarian ni Dr. Adam Bishop at ng House of Rothschild noong Mayo 1, 1776. Kaya ang Mayo 1 po ay ginawang Labor Day sapagkat ito po ay dito po ang tinatawag nating pasimula ng pagkatatag ng Illuminati. Si Dr. Adam Bishop po ay isang Hudyo na naging Katoliko at naging eksperto sa witchcraft o pangkukulam o panggagaway. Ang Illuminati, the Shining One o Lucifer, ay isang Luciferian movement upang pangalagaan at itaguyod ang sinaunang black arts ng Babylonian at Druid witchcraft o espiritualismo. Ang kanyang mga layunin ay wasakin ang Biblia at mga tunay na Kristiyano at itaguyod ang pagkakaisa ng buong mundo sa ilalim ng pamumuno
ni Lucifer o Satanas. Tinatawag din po itong free thinkers or sentrong organisasyon, at ito po ay binubuo ng iba't ibang mga galamay tulad ng ang kanyang political and economic arm ay binubuo ng communism, socialism, marxism, anarchy, humanism, atheism, committee of 300 and council on foreign relations. At meron din siyang mga secret societies tulad ng freemasonry or yung tinatawag na masonic movements, club of Rome, skull and bones, bilderbergers, Rosicrucians, League of the Just, Jacobians, fraternities, sororities at napakarami pang iba. At kasama rin po niya yung tinatawag ng mga labor sectors, mga iba't ibang mga trade unions, trade federations, confederations tulad ng KMU o yung Kilos ng Mayo Uno, PS Link at iba pang mga civic rights and leftist organizations. Kasama, meron din po siyang religious arm. Ito po yung Spiritualist Church of Christ or Spiritista. Meron din siyang military arm, yung mafia, at saka mga barrio satanic syndicates. Meron din siyang financial arm, yung House of Rothschild, Procter & Gamble, at iba pang business establishments. Ang sabi po sa Education 228, at sa parehong panahon, ang anarkiya ay naghahangad ng warisin ng lahat ng kautusan. Hindi lamang kautusan ng Diyos, pati ng tao. Ang sentralisasyon ng kayamanan at kapangyarihan, ang malalawak na kombinasyon para sa pagpapayaman ng ilan sa kapinsalaan ng nakararami, ang mga kombinasyon ng mga higit na mahirap para sa pagtatanggol ng kanilang interes at pag-aangkin, ang diwa ng ligalig, ng rayot at pagdanak ng dugo, ang pambuong salibutang pagpapalaganap ng mga katulad na turo na umakay sa revolusyon sa Pransya, lahat ay nakahilig na naisangkot ang buong mundo sa pagpapunyagi na kahuwig doon sa nagpainit sa Pransya. Kaya makikita niyo po, napakaraming iba't ibang lugar po ang nagkakaroon ng mga riot, mga rally at mga people power, people power, na ito po ay isang manifestasyon ng anarkiya at mga gawain po ito ng tinatawag nating hayop na mula sa kadiliman. Narito naman po yung tatlong palaka o yung tinatawag na three frogs. Saan po ito kumakatawan? Ito po ay tatlong palaka ng Apokalipsis 16. Ang sabi po sa atin, sa isang aklat po, sa Great Controversy, ang sabi po dun, malaunang naghahanda si Satanas sa pangwakas na pagsisikap na madaya ang salibutan, unti-unti niyang inihanda ang daan para sa kanyang pinakmalaking daya sa pamagitan ng paglago ng espiritismo. Hindi pa niya inaabot ang ganap na kayarian ng kanyang mga layunin, ngunit aabotin niya iyan sa kauli-uling bahagi ng panahon. Sinabi ng propeta, nakita ko ang tatlong espiritong karumalduman na gaya ng mga palaka. Sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nasisigawa ng mga tanda na pinaparaonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maliban doon sa mga iningatan ng kapangyarihan ng Diyos sa magitan ng pananampalataya nila sa kanyang salita, ang buong sanlibutan ay matatangay ng dayang ito. Ang mga tao ay matuling na ipaghihele sa isang mapanghanib na pagpamamatag at magigising sa pagbubuhos lamang ng galit ng Diyos. At ito pong hayo, ito pong mga hayo na ito, ito yung tinatawag na three frogs na kaugnay din po o kaugnay siya ng hayo na nagmula sa kaliliman. Ay ito po ay, ang sabi po dun, halos nabitag niya ang buong sanibutan ng kanyang daya. Ang susunod po, ito po ay, ito pong topic nito ay meron po tayong separate na paksa para sa bagay nito na mas malawak at mas detalyado. Ang susunod na hayop po ay yung tinatawag nating yung false prophet. Sino po ang kinakatawanan sa false prophet sa Apokalipsis 16 verse 13? Ang sabi sa atin sa letter 141, 1902 page 6, "And I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet,
For they are the spirits of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of that great day of God Almighty. Behold, I come as a thief. Blessed is he that watched and kept his garments, lest he walk naked without the robe of Christ's righteousness, and they see his shame. Revelation 16:13-15. Napakalino po na ito pa lang false prophet. Ito ay kasama rin po ang beast at saka ang dragon. Ito po ay mga espiritu ng mga diablo na gumagawa sa mga huling araw na ito upang tipunin. Nagpupunta sila sa mga hari sa lupa at sa buong mundo upang tipunin sila sa isang labanan sa araw ng makapangyarihan ng Diyos. At ang sabi po sa atin, sa pagpapatuloy po sa manuscript 61:1906, page 2, there will be seducing spirits and doctrines of devils in the midst of the church, and these evil influences will increase, but hold fast the beginning of your confidence firm unto them. So magkakaroon ng mga mapandayang spirito at mga aral ng mga diablo sa kalaitnaan ng iglesia, at ang mga masasamang impluensyang ito ay tataas. Kaya po humawak, sabi po. Ngunit hold fast, dapat tayo humawak sa pasimula ng ating pagtatapat na matibay hanggang sa katapusan. At ito po ang sabi po sa atin sa letters 147:1903, page 3. Satan and his angels will appear on this earth as men and will mingle with those of whom God's word says some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Ito po ay nasa letter 147:1903, page 3. Si Satanas at ang kanyang mga anghel ay magpapakita sa lupang ito bilang mga tao at makikisalamwa doon na may salita ng Diyos na nagsasabi, ang ilan ay ihiwalay mula sa pananampalataya at makikinig sa mga papangakit na espiritu at sa mga aral ng diablo. Yan po ay sa 1 Timoteo 4 verse 1. At nasabi sa atin dito sa letter 311:1905, page 5, when these spiritualistic deceptions are revealed to be what they really are, the secret workings of evil spirits, those who have acted a part in them will become as men who have lost their minds. Napakalino po ang binabanggit po sa atin dito. At sa pagpapatuloy po, sabi sa manuscript 110:1901, page 12, Satan himself will personate Christ, declaring that he is the Son of God. One will say, Christ is here, another, he is there, and still another, that he is somewhere else. Si Satanas mismo ay gagayahin si Kristo at iyahayag niya na siya ang anak ng Diyos. At yan po ay magkakaroon ng kaganapan dito po sa sanlibutan ito. Ang sabi sa atin sa letter 46, 1889, page 2, Satan will work wonders before men to make the world believe him to be Christ come the second time to our world. He transforms himself unto an angel of light, but while he bears the appearance in every particular as far as appearance goes, he is not Christ. Si Satanas mismo ay gagawa ng mga himala o mga kababalagan sa rap ng mga tao upang makita at paniwalain ang sanibutan na siya ang Kristo na darating sa ikalawa sa sanibutan ito at kanyang papalitan ang kanyang sarili bilang isang anghel ng kaliwanagan. At samantalang ipinapakita niya ang appearance o pagpapakita ng bawat particular katulad sa ating Panginoong Jesus, ngunit hindi po siya ang Kristo. Ito po yung tinatawag na malaking pandarayan ni Satanas na gagawin dito sa lupa na siya magkukunwaring Kristo at pakikilala sa mga tao na siya ang Kristo. So yun po ang kanina po, yun po ang kinakatawanan ng tinatawag na false prophet na magkukunwari
na magpapakita rito sa lupa na katulad na siya ang magsasabi na siya ang Kristo. Subalit walang iba kundi yung po ay si Satanas na nagkukunwaring Kristo. Ang susunod na hayop po ay yung tinatawag nating ang mahiwagang hayop na pula o yung tinatawag na mysterious scarlet colored beast. Sino po ang hayop na pula sa Apokalipsis 17 na may pitong ulo at sampung sungay na umahon sa kaliliman at patungo sa kapamaka? Pansinin natin ang katangian ng hayop na ito. Una, may pitong ulo at sampung sungay, katangian ng dragon at hayop na katulad ng leopardo. Pangalawa, kulay pula, Apokalipsis 7:3, katangian ng dragon. At pangatlo po, umahon mula sa kaliliman, Apokalipsis 17:8. Ito naman ay katangian ng hayop sa Apokalipsis 11 verse 7. Kaya ang hayop na ito ay tumutukoy sa threefold union of spiritualism, papacy, and USA, Protestantism, o kaya sa pinagkaisang lahat ng kapangyarihan na tumalikod sa Diyos. Ang sabi sa Great Controversy 1884 edition, page 299, iniunat ng Protestantismo ang kanyang kamay sa kabilang ibaing dagat upang abutin ang kamay ng espiritualismo. Aabutin niya sa hindi maarok na kalaliman na upang mahawakan ang makamay ng kapangyarihang Romano at sa ilalim ng impluensya ng tatlong pinagsanib na kapangyarihan, ang ating bansa, USA, ay susunod sa mga hakbang ng Roma sa pagtapak sa mga karapatan ng bigi. At ang sabi po sa Great Controversy 1884 edition, page 300, ang kapapahan, mga Protestanti at makasanibutan ay magkakasamang tatanggapin ang anyo ng kabanalang walang kapangyarihan at makikita nila sa pagkakaisang ito ang malaking kilusan para sa pagbabago ng sanlibutan at sa paghahatid sa matagal na inaasahang milenyo. Ang sabi sa Testimony Volume 5, 451, kapag iniunat na ng Protestantismo ang kanyang kamay sa ibayong dagat upang maabot ang kamay ng kapangyarihang Romano, kapag iniabot niya sa di maarok na kalaliman upang hawakan ang mga kamay ng espiritualismo, kapag sa ilalim ng impluensya ng tatlong pinagsanib na kapangyarihan, ang ating bansa, USA, ay itatakwil ang bawat simulain ng konstitusyon nito bilang isang pamalang Protestante at Republikan at gagawa ng provision para sa pagpapakalat ng mga kamali at pandaraya ng kapapahan. Sa kamalalaman natin na dumating na ang panahon para sa kahangahangang paggawa ni Satanas at ang katapusan ay malapit na. Napakaganda, napakakilakilabot po ng mga pangusap ito na sabi po doon. At sa kamalalaman natin na dumating na ang panahon para sa kangahangang paggawa ni Satanas at ang katapusan ay malapit na. Ang sabi pa po sa atin sa pagpapatuloy, ang mga ito'y may isang kaisipan, magkakaroon ng isang pambuong mundong buklod ng pagkakaisa, isang malaking pagkakasundo o pagsasanib ng mga pwersa ni Satanas at ibibigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamalaan sa hayop. Sa ganito ay nahayag ang parehong hindi makatwiran, papang-api kapangyarihan, laban sa kalayaan ng reliyon. Kalayaan na sambahin ng Diyos ang ayon sa mga dikta ng budi, tulad ng ipinakita ng kapapahan. Nang pag-usigin nito noong nakalipas siyaong nangahas na tanggihan, umalinsunod sa mga seremonyang pangreliyon ng Romanismo. At sa pagpapatuloy po, ang sabi po sa labanan na itataguyod, sa mga huling araw ay magkakaroon ng pagkakaisa sa paglaban sa bayan ng Diyos. Lahat ng mga maruming kapangyarihan na tumalikod mula sa katapatan sa kutsa ni Jehovah, sa laban ng ito ang sabat ng ika-apat na utos ay magiging malaking puno ng isyu. Tung dahil sa kautusan ng sabat ay kinikilala ng dakilang tagapagligtas ng kautusan ang kanyang sarili bilang maiglikha ng mga langit at lupa. Yan po ay mababasa natin sa Bible Commentary, Volume 7, 983. Ang sabi pa po sa atin sa Testimony for the Church, Volume 8, page 42, ang mga ahensya ni Satanas sa anyo ng tao ay nasa lupa. Nagsasanib ang mga tao upang salungatin ang Panginoon ng mga hubo. Ang mga pagsasanib nito ay magpapatuloy hanggang iwanan ni Kristo ang kanyang lugar ng pamamagitan sa harap ng luklukan ng awa
at isuot ang damit ng paghihiganti. Ang sabi pa po sa atin sa Testimony Volume 8, page 28 at supported by Isaiah 8:9-13, Evangelism 617-618 at Selected Message Book 2, 122. Ang sabi po, ang kapangyarihan mula sa kalaliman. Ayun po, meron palang kapangyarihan mula sa kalaliman. Katulad na nabanggit natin kanina, yung hayop na mula sa kalaliman ay gumagawa upang magdulot ng malaking huling mga tanawin sa drama na si Satanas na dumarating bilang Kristo at gumagawa ng lahat ng pandaraya ng kalikuan doon sa mga nakikibuklod na magkakasama sa mga lihim na samaan. Yung mga sumasailalim sa pagnanasa para sa konfederasyon o pagsasanib ay gumagawa sa mga panukala ng kaaway. So, sa malaking tanawin po, at ito po ay unti-unti na nagaganap sa ating kapanahunan na kung saan magkakaroon ng malaking tanawin, huling mga tanawin sa drama na si Satanas mismo ay darating dito sa lupa bilang Kristo at gumagawa ng lahat ng pandaraya ng kalikuan doon sa mga nakikipuklod na magkakasama sa mga lihim ng mga samahan. Narito po ang diagram para maipakita po sa atin ng iba't ibang kapangyarihan ni Satanas. Una po yung Red Dragon, si Satanas po at saka ang Estado. Ito po ang mga pinuno ng iba't ibang mga Estado sa, dito sa mundo. At ang una po, unang kapangyarihan ni Satanas ay yung Leopard-like Beast, yung tinatawag na Papacy, Roman Catholicism established on 538 AD and re-established on 1929, Apokalipsis 13 verse 2, at patuloy na tumataas ang kapangyarihan hanggang sa ating kapanahonan. At ang isa pa po ay yung Lamb-like Beast. Ito po ay ang United States of America established on 16th century, Apokalipsis 13:11-17. Ito po ay maging isang world power, makapangyarihan na bansa sa buong sanlibutan. At siya po ay dito po magpapasimula ang pagkakaroon ng Sunday legislation na kung saan ang lahat ng mga tao ay kanyang pasusunurin na dapat nilang ipanghili ng araw ng Linggo. At isa sa batas po nila ito, magmumula po ito sa USA at kakalat sa buong mundo. At ang isa pa po ay yung Beast from the Bottomless Pit and Three Frogs, yung tinatawag na Modern Spiritualism of Apocalypse 11 verse 17. Ito po ay Illuminati at binubuo ng mga secret societies, ng mga leftist organizations, mga labor unions na malawak na po at halos makontrol nila ang buong sanlibutan. At pagsasanibin po ito lahat sa isang tinatawag na Scarlet Colored Beast, yung tinatawag na Worldwide Confederacy, yung Triple Union of Apocalypse 17, na kung saan ang Lamb-like Beast, yung pong Leopard-like Beast at saka Beast from the Bottomless Pit ay pagsasamahin sa isa at magiging isang Worldwide Confederacy o Triple Union na siyang gagamitin ni Satanas sa panghuling pagwakas ng drama ng yugto dito sa sanlibutan. Subalit, meron pong isa pang hayop na ipinakita po kay Apostolo Juan, na ito po yung tinatawag na walang kapintasang kordero. Ito pong korderong ito ay merong pitong sungay at pitong mata at puno po siya ng mga dugo. Saan kaya po ito kumakatawan? Ito po ay sa Apokalipsis 5 verse 6. Sino po ang kordero sa Apokalipsis 5 verse 6 na may pitong sungay at pitong mata? As sabi po sa atin sa Apokalipsis 5 verse 6, ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, ating Panginoong Hesus. Ang sabi po sa Apokalipsis 5 verse 6, isang kordero na nakatayo na wari ay pinatay na may pitong sungay at pitong mata na siyang pitong espiritu ng Diyos. Bakit pito po ang sungay at mata ng kordero? Ang salitang bilang na pito po ay tumutukoy sa kaustuhan
o kaganapan ayon sa Acts of the Apostles, Tagalog 442. Narito po na nawaring patay yung korderong yon na may apat na mayroong pitong sungay at pitong ulo. At walang iba, ito po ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesus na namatay doon sa krus ng Kalbaryo na siyang sentrong ebanghelyo na dapat malaman ng mga tao at maging inspirasyon ng lahat na magtatagumpay laban sa kasalanan. Ang ibig sabihin sa salitang pito po, kung bakit pito, ang sabi sa atin sa Colossians 2:2-3, upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatitibagay si Kristo na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kalaman. Kaya po yung pitong mata, ibig sabihin po na ang ibig salitang pitong mata ay siya po ang bukal ng karunungan, ng kaalaman. At siya ang kinatataguan ng lahat ng kayamanan at ng karunungan at ng kalaman. Ayon po sa Colossians 2:2-3. At ang sabi pa po sa atin sa Apokalipsis 5:9-12, karapat dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan at kalulatian at pagpapala. Narito po ang kordero na mayroong pitong sungay at pitong ulo. Ito po ay nahulugan na ganap na kapamalaan, katwiran, kagalingan, kalusugan, kapangyarihan at ganap na kaalaman at karunungan ang taglay ng kordero. Si Kristo ay ang tanging pinagmula ng ganap o kumpletong kasiyahan ayon sa Articles in Romans, page 129. At ang sabi sa Juan 1:29, ang sabi narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At sa Testimony Volume 5:294, ang sabi po, sa magitan lamang ni Kristo na ang kapangyarihan ni Satanas ay masusugpo. At sa Bible Studies of the Book of Romans, page 32, kaya ang kaluluwa na nakatayo kay Kristo ay makatatayo at nakatayo, nakasintibay at tatag tulad ng bato ng kapanang. Kaya po sa magitan lamang ng ating Panginoon Jesus na masusugpo ang kapangyarihan ni Satanas, so siya po ang makatatalo sa mga hayop na ipinakita natin kanina. At ang magtatagumpay po ay walang iba, kundi ang kordero na may pitong sungay at pitong ulo. At ito pong korderong yan ay nakatakdang magtatagumpay at tatalo sa lahat ng hayop sa Apokalipsis. Diyan po ang mga larawan na kung saan ang nais natin ng tulong ay ang Panginoon ay handang tumulong sa atin. Ang sabi sa Articles on Romans 89 by E.J. Wagner, wala sa sangtinukob ang makaadlang sa kaligtasan ng sinumang kaluluwa na tumatanggap at nagtitiwala sa Panginoong Hesukristo. At sa parehong aklat din po, page 69, kayang bunuti ng Diyos mula sa makamay ni Satanas ang kaluluwa na humihibik para sa pagliligtas. Subalit walang sinuman ang may kakayahan na bunutin ang mga anak ng Diyos mula sa kanyang kamay. Narito po ang isang larawan ng kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo na siyang tanging pag-asa ng bawat isa para managumpay laban sa kasamaan at kasalanan at mamuhay na isang buhay na masunurin sa lahat ng mga utos ng Diyos. Na dito po ang inspirasyon ng lahat ng mga maliligtas at ito po ang magiging dahilan kung bakit ang mga lingkod ng Diyos ay maliligtas at magmamana ng buhay na walang hanggan. Ang babala po sa atin, ang sabi sa Bible Commentary Volume 4, 1942, huwag sanang sumama ang mga tanod na nasa mga pader ng Sion sa mga iyong mga nagpapawalang bisa sa katotohanan na naki Jesus. Huwag silang sumanib sa malaking samahan ng mga hindi tapat sa Panginoon. Kapapahan at protestantismo sa pagtataas ng kaugalian na higit na mataas sa pahayag at talento ng tao at na mataas sa impluensya ng Diyos at ng mahalagang kapangyarihan ng kabanalan. Narito po ang isang larawan
na kung saan masusupungan natin ang tunay na kapanatagan ng buhay. Ang sabi sa isang aklat na HDL page 58, si Kristo sa puso, si Kristo sa buhay, ito ang ating kapanatagan. At ang sabi sa BCL page 58, it is only when we serve God in the strictest integrity and humility of mind, trusting in Jesus, that we are saved. At ang sabi sa Christ Object Lesson 154 to 155, ang tanging kapanatagan natin ay ang patuloy na hindi pagtitiwala sa ating sarili at pagdepende kay Kristo. Narito po ang isang larawan ng numamatay ang ating Panginoong Kristo doon sa burol ng Golgotha. Nang lumindol po ay nung siya ay saksakin ng sibat ng isang sundalo ay tumama po sa puso ng ating Panginoon at bumuluwak ang dugo at tubig. At ang dugo pong iyon ay umagos hanggang sa ito ay tumama, bumuhos o tumulo tumpo sa nasa ilalim na kaban ng tipan na nagpapatunay na ang dugo ng ating Panginoong Kristo ay sapat upang patawarin ang lahat ng makasalanan ng buong tao sa buong panahon. At sapat po ito na makapagligtas sa bawat isa na sasampalataya sa ating Panginoong Jesus. At huwag silang mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Narito po ang isang larawan na kung saan ang sibat nung ito isilaksak sa ating Panginoong Jesus ng sin nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, ito po ito mama sa puso. Tinamaan mismo yung puso niya kaya bumuluwak ang dugo at tumulo po yun hanggang sa ito'y tumulo at tumama at tumulo doon sa nasa ilalim na kaban ng tipan na nakatago sa ilalim ng burol ng Golgotha. At narito po, ipinapakita po sa atin ang isang larawan ng kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo na siyang sentro ng na siyang tinatawag na kordero na namatay sa ikaliligtas ng sanibutan. Makikita niyo po ang buong kasaysayan mula noong magkasala sa ibatadaan hanggang sa mawakasan ang kasalanan sa pagtatapos ng pagsasara ng pinto ng awa. Ang ating Panginoon sa Kristo po ang nasa sentro po nito. Siya po ang inspirasyon ng lahat ng mga lingkod ng Diyos mula panauna hanggang sa ating kapanahunan. At dito po magkakaroon tayo ng kalakasan sa pagitan ng patuloy na pagtingin at pananampalataya sa ating Panginoong sa Kristo na nabayubay sa krus. Ito po ang magbibigay sa atin ng tagumpay at tayo po ay mabubuhay sa lupa na hindi nagkakasala sa pagitan ng ating Panginoong sa Kristo. Sa pagitan ng pagsampalataya sa kamatayan sa kaligtasan na pinagkaloob niya para sa sangkatawan. Kaya po, sana po sa atin pong ipinakita kanina ng mga iba't ibang hayop sa Apokalipsis, iba't ibang hayop na naipinapakita ang kapangyarihan ni Satanas at pinapakita ang iba't ibang anyo kung paano gumawa si Satanas sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang ahensya at sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang forma. Subalit, ang Panginoon Jesus lamang po ang may kakayahan na tumalo sa lahat ng iyon. At ang ating Panginoon Jesus, sa pagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, ay magbibigay sa atin ng pag-asa, magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang managumpay at mamuhay dito sa lupa na hindi nagkakasala. Salamat po! At sana po ay kinapulutan natin ng magandang leksyon ang ating mga pinag-aralan sa araw na ito. Salamat po muli at pagpalain kayo ng ating Panginoong Jesus.